Maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Moto Teacher at bilang unang-una beses ko magbablog, i-feature ko ang aking motorsiklo na Benelli Leoncino 500. Into it, yung pagre-review talaga ng motor na ito, I just want to give you information about the brand hindi nakakaalam. So, si Benelli, it was established in 1911 in Pizarro, Italy, that produces motorcycles and scooters. Tapos, fast forward tayo, noong 2005, it is owned by the company Qianjiang Motor Group, a Chinese company which is in turn controlled by the Geely Holding Group. Masasabi kong maaaring gawa ito sa China, pero yung kanyang engineering, yung design niya, as you can see, yung quality ay European standard pa rin. I've been using this motorcycle for, I think, mga 1.5 years na. And so far, so great. Wala akong naging sakit ng ulo sa motor na to. And I could also say that this is an entry-level to mid-level motorcycle. Beginner riders can easily adapt to it, while experienced riders would enjoy the thrill and power of it. So, ang question, magkano ba to? Yung motor na yan. So, yung motor na yan nagkakalagay ng 369,000 pesos. Yes. Tapos, yung trail version naman niya ay 389,000 pesos. Ganito yung itsura. Yan. So, yun yung pinakaiba. Yung meron siyang naka-rim siya. Yes. At marami pang feature, hindi ako masyado familiar. Sorry. Yan. Tapos, para sa akin, yung presyo na ito ay reasonable na. Kasi, yung forma niya, yung features, saka yung quality, and of course, yung performance nito. Saktong-sakto yung presyo niya para sa mga yun. Okay. So, itong motor na to, masasabi ko siyang scrambler, cafe racer yung styling niya, na may pagka neo-retro. Neo-retro look. Classic ang itsura, modern ang maraming components. Unahin natin yung puso ng motor, ang makina. Yan. Ang nakalagay dyan, Motore, sorry ah, Motore 500cc 40 bicylindrico. What? Meron itong twin cylinder, 4-stroke, liquid cool 500cc, it has a maximum of 46 Newton meters at 6,000 RPM and 47.6 horsepower at 8,500 RPM. Now, this bike has also with 6-speed transmission, hanggang 6 gear siya. Yan. At talagang kakaiba yung tunog niya to. Pag narinig niya. Kasi yung tunog niya, sabi ng iba, kakaiba, parang siyang inline 3 or inline 4. Bakit? Dahil sa 360 degree crankshaft na to. Eh, sobrang smooth ang takbo niya kahit higher RPM. Okay. Ano makikita dito sa panel? Buksan natin muna. Yan. So, sa panel niya, makikita natin dito yung speedometer. Pwede itong palitan ng kilometer per hour to miles per hour. Tapos, nandito rin yung odometer niya kung ilan na yung tinakbo. Meron din itong ambient temperature. And meron din siyang temperature ng mismong makina. 0 degrees Celsius for some reason. Tapos, ano pa ba? Fuel gauge. And, isa sa pinaka-paborito kong feature ng panel nito ay ang orasan. Hindi lahat ng motor may orasan. Bukod doon, yung susi niya, bets ko rin. And, yung handlebar niya. Isa mga paborito ko yung handlebar niya. Kasi ang lapad-lapad niya. Very comfortable. Flex na flex yung muscle mo. Tapos yung shoulders mo. Kahit hindi malapad, lumalapad dahil sa handlebar na to. Kaso ang drawback, nung una nahihirapan ako,
sa mga singitan, ang hirap niya. Pero eventually masasanay ka rin na gamitin yung motor na to sa traffic. Okay naman siya. Tapos, ano pa ba? Switches, high low, kusina, tapos signal light. Yan. Tapos meron din siyang ito. Ito naman yung kanyang hazard light, built-in na ito. Kill switch. At meron din siyang passing light here. At yung lever naman niya, ito ay adjustable yung kanyang brake lever. However, yung kanyang clutch lever ay hindi, basic. Sa una, maninibago ka kung galing ka sa, let's say, Ninja 400 or Kawasaki Z400, doon ako galing. Malambot kasi yung clutch ng mga yon. Pero ito, medyo matigas. Yes. So, lumaki na lang yung muscles ko sa left hand. Kaya, hindi na sumasakit yung aking kamay. Ito, pinalitan ko na lang to. Dati to yung basic talaga na ganun. Stem type. Round. Bar end mirror. Yes, pang selfie nga daw. Ito meron siyang 12.7 liters na capacity at napakalayo nang mararating nun. It has an average of 24 to 26 kilometer per liter. Depende sa riding style mo. Pero yun yung akin. Ganun. For me, efficient na to para sa 500cc na motor. Kasi nung nag-carb type ako, I think FZ150 na nasa ganung range siya, 26 to 30 km per liter. Gun brakes niya sa harapan, dual disc brake na siya. Okay? And both front and rear brakes have ABS that can be turned on and turned off depende sa trip mo. This is matched to dual 320 mm semi-floating front disc with 4 piston calipers. Dalawa diyan, dalawa dun sa kabila. Okay, tapos sa likod naman 260 mm rear disc with single piston caliper. Unfortunately, wala itong traction control, engine mapping option, yung mga rain mode, sport mode, road mode, walang mga ganon. At saka electronic throttle. Wala itong cruise control. So masasabi kong napakaro ng motor na ito. Pero it serves its purpose. Tsaka yung kanyang tema, nagja-jive siya doon sa motor na may pagkaklasik. Napaka naman niya ito sa likod at ito naman yung sa harapan. Yan, ang lapad ng shocks. So, meron itong 50mm inverted fork, as you can see. Yan. And hydraulic monoshock. Disclaimer lang guys, itong sticker na to nalagay ko lang yan. Hindi siya all-ins. Tsaka hindi talaga yan gold. Minodify ko lang yung kulay. O, stock pa din yan. Tapos yung likod naman, adjustable ito ng rebound. Ayan yung adjustan niya. At saka preload. So, depende yan sa preference mo kung gusto mong humahataw ka o chill ride. Nalagay ko lang yung sticker na yan. Gentleman's ride yan. Anyway, we will have another discussion about that. Naka-LED na siya. Meron pa siyang projector, tapos may Benelli na logo doon sa loob. So napaka-social niyan and napaka-classic ng itsura. Iyan talaga 'yung nagdala niyan sa Benelli, 'yung kanyang headlight. Tapos ang signal light niya LED harap at likod. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay may built-in na hazard lights. Sige, pakita ko. 'Yan. Tapos sa likod niya ay LED, kakaibang disenyo. Pang distinct feature ng motor na ito ay ang emblem ng Benelli sa harapan na layo. So minsan nagwo-worry ako pag pinaparada ko to sa mall or sa school, baka pagtripan. Pero hindi eh, napaka-sturdy niya kasi naka-screw yan mismo sa ilalim yung chinek ko. Akala ko naka-adhesive. Ay Angel ST Pirelli. So very reliable din yung kanyang brand na napili. Meron ditong sukat yung sa harapan na 120-70-17 at sa likod naman ay 160-60-17. Medyo may kalaparan na rin siya. See? Okay. So, tubeless na ito at
Reliable nga, gaya na lang sabi ko, yung brand, maaaring sa wet and dry roads. So, ang seat height nito ay meron siyang 825mm. Okay, so overall, ano masasabi ko sa motor na to? Amazing. Yes, lalo na kung naghahanap ka ng motor na classic looking. Okay, neo retro sport yung datingan niya. Second, expressway legal. Good for beginner, tsaka sa mga experienced rider din, pwede rin siya. Tapos, maintenance wise, mura siya. Good performance din ng makina, lahat, okay siya. So, kung lahat nyo, nahanap mo, itong motor ang para sa'yo. Okay, so that's it guys. If you find this vlog interesting, please like, share, and subscribe. And pakipindot na rin yung notification bell para whenever I upload something, manonotify ka kagad. Yun lang, ride safely guys. Uwing ni Mahal sa Buhay. Thank you.